Hirap at pagod ang inabot ng maraming pasahero matapos makansila ang kanilang mga flight dahil sa biglaang pagtigil ng lahat ng biyahe ng mga eroplano sa ating bansa kahapon. Ang ilang biyahero, 10 oras naghintay sa airport kaya marami sa kanila naubos ang pasensya. Nasa front line ng balitang yan si Josh Camo. Alam niyong 1 hour before sasabihin niyo cancel ang flight? Hindi po pwede. Tapos ano sasabihin nila? Punta po kayo ng online, mag-ano po kayo doon. It's a big, big no. Bagong taon na bagong taon, uminit ang ulo ng maraming pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Walang effort na tulong. Tignan niyo, no? 21 passenger ang kasama ko. Karamihan senior citizen. Saan ko ba tutulugin? Sa kalye? Kinansela kasi ang lahat ng domestic at international flights sa mga paliparan sa bansa dahil sa technical problem sa air navigation facilities ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Stranded tuloy ang maraming biyahero sa loob ng paliparan. Kabilang sa mga apektadong pasahero si Dev na naggalit din sa kakulangan daw ng koordinasyon ng mga airline company. Nag-early warning daw sila ng 9 o'clock in the morning. Bakit pa nila check-in ang mga gamit? Kung alam pala nilang mayroong problema sa radar. Common sense, di ba? Communication, palpak! Ganyan din halos ang karanasan ni Mary Grace na halos 10 oras daw naghintay sa Terminal 1 dahil hindi sila nasabihan ng airline sa kanseladong flight. Sobrang nakaka-stress po talaga tong araw na to. Yung mga nag-antay po talaga, sila po yung prioritize doon. So kapag ayaw mo naman mag-antay, mag-bubuk ka po through online. Dapat in-inform po nila kami through email, maaga pa lang. Kasi alam ko, sa pagkakaalam ko po, since morning, talagang nag-cancel na po sila ng flight. Pagod at puyat naman ang inabot ni Princess na 11 oras naghintay sa labas ng Terminal 3. Super worse. Pagod na kami. Actually, may ano naman. Pagod na kami, gutom pa. Pero kasi may pagkain naman silang binibigay nung, eto na, nung gabi. Kaso parang hindi rin worth it sa pagod. Kasi pang 11 hours na namin ngayon dito. Nagpareroot kami. Kami rin gumawa ng paraan para sa amin. Mga foreigner namang ito, 5 oras nang naghihintay, hindi pa rin naihahatid sa kanilang hotel. Kasama ang connecting flight nila pa Indonesia sa naapektuhan ng aberya sa airport. We don't actually know what is going on right now. We've just kind of been left on the curb to just like wait for a bus that we're not sure if it's coming. I don't think anybody knows what's going on. Disappointed, yes. I'm really disappointed because it's a waste of time basically. So we could stay at the hotel, we could stay one more day in Manila. We just checked out, you know, so... Ayon sa CAAP, aabot sa 56,000 pasahero ng NAIA ang apektado ng mga nakanselang flight. May mga dumating naman na bus na maghahatid sa mga stranded na pasahero sa kanilang tutuluyang hotel. Nagbigay rin ng pagkain ang pamunuan ng Manila International Airport Authority sa mga stranded. Sa programang agenda ng One News, sinabi ni Manila International Airport Authority General Manager Cesar Chong na nakikipag-ugnayan na sila sa mga airline para agad matugunan ang hinaing ng mga pasahero. We really would like to apologize to all the passengers that were affected yesterday. And we really tried our best in coordination with the airlines to normalize the operations. No? It will take some time. Our estimate, Cito, is about 72 hours before we can really go back to full regular operations. Nagbabalita mula sa frontline, Josh Camo, News 5.